limang miyembro ng kanyang pamilya. Oo nga. So ibig sabihin yan, mga 1,400 daily, kung 30 days per month, o 1,600 pesos per day kung 26 days per month. Mm-hmm. So, palagay ko approximate yung ginagawa ng ibon doon sa sinasabi ni Secretary Fermi. Noong 2018 pa yun, kasamang Ricky. Pero sinasabi naman ni Secretary Fermi ay dapat dalawa ang manggagawa sa isang pamilya. So, ibig sabihin may 21,000 pesos sila bawat isa para mahagip yung 42,000. So sabi niya yung 21,000 nga wala na daw yung tax kung 21,000. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. For list of open stores nationwide, go to EO Executive Optical's FB page, IG page, and online website. Don't hesitate to book an appointment. EO Executive Optical. Love your eyes. Super Radio! Easy Double B, number one! Clarification si Madam Vice President, ha? Si DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio. Abay sa mga private schools na pumahabigan ni optional, ha? Ang face-to-face, pwede nga blended learning pa rin. Alamin nga natin ang detalye mahabigan para maliwanagan tayo, ha? Mula ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. SEBC. In Pilang. 702. Agapay. Ako si Ruel de la Cruz, nakikinig sa online broadcast ng NBC Radio 702 DCAS, buhat sa Papua New Guinea. Good day, Papa God, and blessing you all kata. Thank you. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116. Good morning, magandang umaga po. Yes sir, ako good morning sir ha. Makikihingi lang po kami ng update, Chairman Bello sir, dito po sa napabalita na may mga Pinoy na mabibiktima, nire-recruit sila mula mismo sa Taiwan, allegedly bibigyan. After that, ni-red tag. Tinitext na wag nang maging membro ng ganitong organisasyon or whatever, mga ganun po. Kaya talagang di man shocking sa amin, pero dapat tigilan na yan ng PNP dahil ginawa na yan nila sa sektor ng teacher eh. Okay, so at least alam ho namin sa side ninyo. Salamat nga ho pala sa suporta ho ninyo sa aming bulsa, katawan, isipan, hirap sila. Yun ang masakit. Masakit, maraming aktibo sa October month, pero yung 11 months, wala na, namamatay na eh, yung advocacy o yung support group. Okay, maraming salamat po sa inyo, Business Austria. Pag-orsa ng bawat kalamidad, para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumayin niyo ang katotohanan. Okay, maraming salamat, Kadonek, Dennis Heron. Isa pang report, galing naman po kay Rhonda Webb Antipala. Update tungkol saan, Father? Kaugnay sa mga ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga lugar sa Benguet na lang. Basahin mo nga, dot. Doon nga, dot. Oh, dot. Dot. Anong dot? Dot. Di uti na, banggit mo nga. Dot mo. Yung sa Singapore eh. Ay, gumagano. Ano yun? Ano yun? Okay, so 8:32 na umaga, DWIZ 882. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura, at iba pa. Everything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Run!
Kinanta na. Anong title? Ating paparamdam na naaawit eh, no? So ano po ang sagot sa mga team na live chat po natin? Ano? Army na magkakaloob ito ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo para sa mga biktima ng aksidente. Isa ang Masbate sa Bicol Region na kasalukuyang binabantayan ng ating mga kasundaluhan dahil sa nanatiling banta ng terorismo. Sa inyong immune system? Kung gano'n, tumawa ka. Oo, tumawa ka. Alam niyo ba, isa... natin na yung hangarin nila. Kailangan i-evaluate pa natin. Kaya lang we called out. Naglabas kami ng press statement kahapon with the intended purpose na hindi na ipagpatuloy. At na-recognize naman natin na nagkaroon naman ng statement si MCRPO Director